very much. Isang magandang araw na naman sa inyo mga kaminturayon. Ngayong araw na to ay meron na naman tayong gagawing vlog dito sa may Malagos, Davao City. At ating iba-vlog para makita Philippine natin mismo Eagles. Ng personal. Yan ang ating pupuntahan ngayon, Eagles dito sa Davao. Andito na nga tayo sa may bungad ng Philippine Eagles entrance at lalapit tayo sa gwardiya. Bayad tayo ng 5 pesos para sa environment fee bago tayo makapasok sa loob. So mga kaminturayon, ito yung pinakang entrance nila at sabi ng gwardiya ay meron pa tayong babayaran dito sa may bandang loob yung pinakang entrance fee. Pero bago ko ipagpatuloy ang ating pagpa-vlog ay nais ko munang i-shoutout sina Gloria Mendoza at Bonifacio Hamiana. Mabuhay tayong lahat. Para dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, pakipindot ng subscribe at pindutin na rin ang bell button para ma-notify kayo kapag ka meron akong bagong upload na video. Welcome to the Philippine Eagle Center. So nandito na nga tayo mga kaminturayon at tayo ay papasok na, pero napuna ko lang dito pa lang sa may bandang ito ay makikita na natin yung mga instruction bago tayo makapasok. Ang sabi dito, kung ikaw ay may nararamdamang flu o lagnat sa katawan ay huwag ka nang pumasok, at kung sakali na may makita tayo na hayop na may sakit o patay na ay huwag nating hahawakan para maiwasan na rin natin ang pagkakasakit o pagkahawa. Ang kagandahan dito sa Davao, lahat ng tourist attraction nila mayroong mga pulis. Ang entrance fee dito sa Philippine Eagles is 300 pesos pagka meron kang vaccinated card, meron kang discount na 50%. So pakita natin yung ating vaccinated card. Ito na yung ating ticket. Bali, andito tayo ngayon. Dito tayo papasok. Lahat ng naka-white ay pwede nating ma-access. Okay? So ayun nga mga kaminturayon, pagpasok natin ay binigyan tayo ng isang maliit na papel o mapa para hindi tayo maligaw at masunda natin kung ano ang nakasulat doon sa mapa at makita natin ng sunod-sunod kung ano yung meron dito sa loob. Pero ayon dun sa nakita ko ay hindi lang eagles ang makikita natin, meron pa silang iba't ibang ibon at hayop dito sa loob. Kapag ka nandito ka na mismo sa loob ng Philippine Eagle Center ay mararamdaman mo na parang ikaw ay nasa isang malaking gubat. Ang tataas ng mga puno dito. Siya nga pala mga kaminturayon, itong tayo ng Philippine Eagle Center ay nasa paanan ng bundok ng Mount Apo na isa sa pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Kapag ka nagkameron tayo ng pagkakataon mamaya ay itatanong natin dun sa gwardiya o dun sa officer na naandito kung ano ba yung ibig sabihin ng mga pangalan na nakasulat dito sa ating dinadaanan. Iba't ibang pangalan at iba't ibang dates din ang mga nakasulat.
Oh, may pangalan pa tayo dito. Kaya lang yung parang middle name niya ay hindi naman ganun kagandahan. Mapangit. Pag-asa ang pangalan ng igil na ito na isa sa nagsuccessful na mangitlog buhat nang siya ay mahuli. Pagpasok natin kanina doon sa main entrance, wala namang ibinawal sa atin kung meron tayong dalang pagkain. Kung sakasakali na meron kayong dalang pagkain o gusto nyo magpahinga, meron naman parang kubo dito sa may bandang gitna. Ito yung sinasabi kong kubo na pwede natin pagpahingahan kung kayo ay napapagod na sa inyong paglalakad. At pwede rin kumain kung may dala kayong pagkain dito sa kubong ito. Mapapansin natin mga kamindurayon at sa ating mga viewers na ang lugar na ito ay talagang alagang-alaga. Makikita naman ninyo yung mga halaman talagang naka-rinse ng ayos. At hindi siya talagang ginugubat, lalong-lalo na itong mga daan. Talagang alagang-alaga yung mga hayop na naandito sa loob. Kung mayroon kayong hawak dyan na 1,000 piso bill, itong si Bigo na pangalan ng agila na andito sa harapan ko, ang siyang nasa likod ng bill na 1,000 pesos. Sayang nga lang yung pinakapwestuhan niya ay medyo malayo sa atin, kailangan pa nating i-zoom yung ating camera para siya ay makita ng malapitan. Mukhang special yung pulungan ni Bigo dito dahil siya yung may pinakamalaking pulungan at malawak yung kanyang maliliparan sa loob. Ang
Ang Philippine Eagle Center nga ay sadyang dinarayo ng ating mga kababayan, yung mga kalapit lugar dito, at maging tayo nga na Tagaluzon ay nakaabot dito sa Philippine Eagle Center para lang makita ng personal yung mga agila dito na inaalagaan ng ating mga masisipag na kababayan. Mga kamindurayon, ang pangalan ng agilang nakikita natin ngayon ay si Sinag. Siya yung pinakambatang agila dito sa loob ng center. At siya rin yung may pinakang malapad na wingspan o yung pagbuka ng pakpak. Naaabot ng 7 pulgada at ang agilang ito ay may taas na 3 pulgada. Itong nakikita natin itong parang lapida, pero hindi ito lapida ng patay, mga kamindurayon. Ito yung mga corporate partners na tumutulong sa center at meron din namang mga individual na nagpapahatid ng tulong para sa conservation ng ating agila.
para dun sa mga viewers at mga kamindurayon na hindi pa nakakaalam, ang maturity date ng eagle o ng agila para mangitlog ay 5 to 7 years old. At nangyayari ito sa wild every 2 years. Pero dito sa captivity ay nagagawa nilang every year ay nagkakaitlog o nanganganak ang isang agila. Dahil na rin siguro sa kanilang mga advanced system na ginagawa dito sa loob ng center. Kaya ang panawagan natin sa mga ngaso ng Pilipinas, iwasan natin na saktan o hulihin ang ganitong klase ng ibon sapagkat very endangered species na ito sa ating bansa. Mga kamindurayon, kung nandito kayo mismo ng personal at kalapit ng ibong ito, parang matatakot kayo pagka tinititigan ka, parang tao. Ang laki ng ibong ito. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo kanina, hindi lang Philippine eagles ang makikita mo dito sa loob o mga ibon. Meron din dito mga unggoy na parang nagsisilbing animal entertainers dito sa pinakang loob ng center. At syempre, nasa Philippine Eagles tayo, makikita natin dito yung logo ng The Fraternal Orders of Eagles. Madagdag ko na rin yung samahan po ng The Fraternal Orders of Eagles, Philippine Eagles, ay wala pong sawang tumutulong sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kaya saludo po ko sa mga kuya na agila, mabuhay po kayong lahat. Arroyo family, taga saan ka ma'am? Panabo City dito sa Davao. Panabo. Davao del Norte. Ah, del Norte. Sige ma'am, salamat. Okay, thank you. Taga rito po. Welcome to Malagos Garden. This is one of our inheritance. Yes ma'am. One of the famous area here in Calinan, Davao City specifically. There's a foundation helping to preserve the nature and our species of eagle. So, hope everyone comes here. Yes, ma'am. Bye-bye. Okay. Maayong adlaw. Salamat, ma'am. Thank you. Yes. Ang galing ni ma'am. Para dun sa kaalaman ng lahat, yung ating nilalakaran kanina na may mga pangalan na nakasulat, ayon dun sa ating nakausap, meron daw silang ginagawang donation drive at kapag ka nag-donate ka ng 1,000 pesos ay malalagay ang iyong pangalan sa bato, tanda ng ikaw ay nag-donate. Mga kamindurayon, dito natatapos ang ating pag-explore dito sa Philippine Eagle Center. Maraming salamat sa lahat ng nanonood.
Ang galing ni ma'am. Shout out sa iyo, ma'am. Mga kamendurayon, dito natatapos ang ating pag-explore sa Philippine Eagle. Sana'y nagustuhan nyo at maraming maraming salamat sa lahat ng nanood.